Umaasa pa rin po ang ilang nabiktima ng investment scam ni Manuel Amalillo na maibabalik sa kanila ang perang kanilang ipinuhunan. Kaya naman panawagan nila sa gobyerno ng Pilipinas, gawin daw sana ang lahat para maibalik na sa bansa si Amalillo. Ang mainit na balita hatid ni Julius Segovia. Maliit na halaga lang ang 60 mil kumpara sa milyong-milyong pisong inihulog ng ilang investors sa Aman Futures Group. Pero para kay Ricky Davis, malaking kawalan ito sa bulsa niya na dapat sana'y pandagdag puhunan sa electric repair shop ng kanilang pamilya. At may balik lang yun ang aming mga puhunan. Okay na kami. Sa gobyerno ng Pilipinas na rin siya nanawagan para sa agarang pagpapadeport kay Manuel Amalillo na naunsyami ang pag-uwi kagabi mula sa Kota Kinabalu, Malaysia kung saan siya nadakip. Siyempre, dismayado tayo eh. Dapat dito eh. Dito dapat kasi dito tayo na biktima. Hindi doon. Nadakip siya dito, siya ikukulong. Hindi doon. Sana madaliin nila. Para naman uusad yung ano, mga ginagawa nilang trabaho. Ganito rin ang sentimiento ng maraming residente sa Purok Bakaw, Barangay Kawit sa Pagadian City. Halos kasi lahat ng nakatira rito na biktima ng investment scam. Alam namin nahuli na sa Malaysia. Nadismaya kami na hindi pa naiwi dito sa Pilipinas. Dapat sana mapanagutanan niya ang kanyang kasalanan. Humarap siya muna dito sa Pagadian City. Dahil dito ang malaking kasalanan niya dito sa Pagadian City. Halos sa, I think, mga 80% ng mga tauhan dito na biktima sa Aman na yan. Ang retiradong sundalo na si Orlando, nag-loan pa raw ng 300,000 pesos para may mai-invest lang sa grupo ni Amalillo. Pero dahil sa investment scam, siya pa raw ang nagkautang ngayon. Gusto kong mag-uminhawa sa buhay hanggang ngayon. Wala na, paano na ang buhay namin na 3 years na tupi na binabayaran namin. Aminado ang mga investor, posibleng abutin ng siyam-siyam bago maibalik sa kanila ang pera. Pero handa raw silang maghintay para masuklian man lang ang dugot pawis na kanilang ipinuhunan. Mula sa Pagadian City, Julio Segovia, GMA News.